Well, as a point na matagal namin sa industry, may sabihin na ang pamilya, may sabihin na ang pamilya yung ikaw kong kabanda, but we're still here. So, gusto na rin mag-mount ng concert na hindi lang basta sasampak kami sa stage, mag-perform, done. Gusto namin mag-showcase ng state-of-the-art kind of show for the fans and for all the people who support the music and the band. Isang magandang audio-visual show yung mamount namin ni Johnny. Marami kaming like kinukuhang, like, na-inspire ako sobra sa Coldplay na concert. Na festive, isang malaking celebration, and hindi lang siya yung parang kumbaga parang hindi siya rakrakan lang na magwawala yung tao, hindi ko pupunta yung bata or something. Hindi. Kumbaga, I would love to invite my daughter sa concert ko. Parang ang goal is to really, kasi minsan napapansin ko pag sinabi mo na Callalily, may thinking yung tao na rakrakan yan or mahinga yan or mosh pit or whatever. Pwede pa rin naman yun, pero kumbaga mas ano lang to, mas gusto namin i-mount na from the beginning of the show hanggang matapos yung show, eh, magka-cut through yung music ng Callalily sa kanila. Not just the performance, not just the visual presentation. May experience nila yung Callalily for that certain night. So, parang ibang Callalily? Iba. Kumbaga, it's part of the, ano rin, like the... Kasi nasa stage din kami na we're trying to reinvent. Iba yung arrangement ng songs? Probably. Definitely, gagawa kami ng kakaibang arrangement ng songs. We'll be having guests na we will collaborate with. So, sanang sabihin yung guest, pero magkakaroon kasi kami ng guest the guest kind of thing. Online. Alam naman ng guest, masyang guest. Yun yung actually, hindi alam. Tapos malagos na lang siya. Dito ka, alam niya siya. Alam niya siya. May guest na sa concert na Callalily, ha? Hindi ko lang, hindi ko sa ulit. Pero kumbaga parang gusto lang din namin maging very much interactive with the fans and with yung, lalo na sa online world na, kasi gusto ko rin, hindi kasi kami yung type ng banda na we collaborate ng, sa, ba, may, never pa kami nakapag-collaborate ng talagang full-on. Bihira, parang for the past 13 years, yung Callalily mismo ha, hindi siya masyadong ma... Hindi kami yung tipong, oh, collaborate tayo with this artist, oh, next year sa kanya naman, or for this album sa kanya naman. Hindi kami ganun. Parang we've tried it, like, once, twice. Pero, strange thing siya sa amin. So ngayon, gusto namin, kasi now that, you know, we're embracing things as independent artists, parang masasabi ko na si Callalily yung mainstream na independent. Mainstream sa fact na we've been here for 13 years. Indie sa fact na we're doing things independently now. We're not signed with any big label. Creative freedom. Talaga, you're producing yourself. Yes, everything. Nag-ano kami ng... Diba kami ng sarili namin yung independent label, Callalily Entertainment. So, parang nasa stage din kami. Callalily Entertainment. Callalily Entertainment. Parang nag-ano rin kami. Gusto rin namin maging portal sa mga bagong artists na nakikitaan namin na talagang maximum potential na to be heard out there. Well, it's a way of paying it forward and giving it back na nandito pa rin kami, tumutugtog pa rin. So, siguro yung Callalily ngayon, ako as a musician, nandun na ako sa point na I don't wanna sound too adult-y, pero parang ano eh, siguro mas clear na sa akin ngayon kung ano yung purpose ko as an artist is to really not just to rock out and earn money, pero to contribute to the music history of the country. And malaking bagay yung mga artists na nakikita ko, natutulungan ko for, you know, na dami magagaling na artist nga, nag-iikot ako palagi ng mga bars, iba-ibang ganyan, sa nakikita ko parang, ay, magagaling nila. So, siguro nga, baka tumatanda na rin ako, in a way. Kaya nakikita ko na rin na sila yung future, sila yung mga bata. What's your fondest memories of the band, reminiscing the 13 years you've been together?
yung pwedeng sabihin sa camera or yung... Pwede both, ganun eh. Pwede naman parang yung smell item. Hindi, siguro yung isa sa pinakamasayang moment ng banda is yung unang beses namin narinig yung unang beses kong narinig yung song sa radyo. First single na yung Stars. Parang, nung unang beses ko narinig yung song sa radyo, parang hindi ko alam kung may ihili ba ako, o takanon ba ako, o papakul ba ako na hindi ako mag-react sa bahay. Ano yun, parang ang surreal na alam ko rin na hindi ko na siya ibabalik yung feeling na yun. Kasi yun na yun eh, di ba? Parang ngayon, excited ako every time I hear the songs on the radio, pero iba yung unang beses ko talaga siyang narinig. Di ba? And yung mga recording moments namin, kasi sa recording studio nangyayari yung magic, di ba? Pero yung banda kasi, ano na kami, naging yung pamilya na kami. So yung mga kalokohan namin as friends, as brothers, yun din siguro yung hindi ko makakalimutan. Akala ko wala na kayo kalokohan yung grupo. Kalokohan na walang kalokohan sa isang banda. Di ba? Parang, I wouldn't call myself rock and roll for nothing. So, yung experiences namin sa tour, yung experiences namin kasi nung time kasi na dumating yung Callalily sa scene, 2006, yun yung bandwagon eh. Yung kasagsagan nila bamboo na, alam yun, talagang bandwagon na yun, di ba? Karuto ng alternative. Oo, actually, I remember very vividly, parang, lumabas si Bamboo, sila Kitschy, tapos nagkaroon ng wave ng sila Hale naman, sila Fusion, then pumarakapasok kami, tapos alam mo yun, tapos yun yung wave na parang pupunta ako ng airport, limang banda makikita ko sigurado ko eh. Ibang-iba na siya ngayon. No? Pero best memories with the band, yung mga memories on tour. Original ba ito? Nasa picture. Kami tatlo original members. This is our new guitar player, si Kean. He's our 20-year-old guitar player. So, meron kami ngayon Fountain of Youth. Meron kami Fountain of Youth na bata. Well, he's very, magaling siya. Tapos, bata. Ano yan sa dating member? Meron kami dalawang guitarista before, but they left the band. Like, in different eras. So, okay. Ano meron dun sa dalawa? Para at least na in 13 years mo nakasama pa rin kayo. Solid talaga kaming tatlo. Kasi nga parang siguro yung fact lang na we respect each other on a different level. Parang alam ko na, syempre sa banda hindi naman yan yung fashion siguro ng pagkakaroon ng banda, hindi siya madali dahil you have to deal with 3-4 different individuals with different attitudes and flavors and upbringing and di ba? Pero itong dalawang kasama ko, si Dem at si Aaron, nag-stick sila, feeling ko rin ang main ingredient is yung music na pinaplay namin. Kasi pag sumampan na kami sa entablado, ano man dinadala yung problema or ano mang issues namin sa isa't isa, mabubura yun pag nagsimula na kaming tumutog na music. So, yun talaga siya. Ano mga instances na subok yung bonding ninyo o yung solidity nung pagkakaibigan nyo? Pag may pag-